as it happens. Not sure, no. Nalibong pisong education assistance. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may report si Grace Acuar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Umiwas muna sa skin-to-skin at face-to-face contact. Panatilihin ang malinis na katawan, paligid at mga kagamitan. Ipriyoridad ang kalinisan, kalusugan at resistensya ay palakasin. Sa ganitong paraan, anumang karamdaman ay maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. 75 years of broadcast excellence. Ito po ang Philippine Broadcasting Service. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Philippine Broadcasting Service, Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS. Magandang araw, Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, National Statistician and Civil Rights Star General, Undersecretary Dennis Mark. Tara na at makinig sa isang lumang na pabilong hapon ng talakayan hinggil sa mga produkto at servisyo ng Philippine Statistics Authority. Sa mga mayroon roon, samahan niyo kami tuwing araw na Sabado mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa ating programang PSA Servisyo sa Radyo. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Maraming salamat. Isang mapayapa, masaganang hapon ng Sabado sa ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide. Saan man kayo naroon, anumanan yung ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang kapaki-pakinabang na edisyon ng ating PSA Servisyo sa Radyo. Dito pa rin sa inyong pinagkakatiwalang himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas 1. Ang inyong pong lingkod, Francis Cansino, nag-aanyaya ngayong Agosto 27, 2022. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas 1, 738 sa inyong talapitan, at sa Meta Facebook page ng Philippine Statistics Authority. Kayo po ay pwedeng lumahok sa ating pakikipagtarastasan at ikomento lamang ang inyong mga katanungan. Pwede rin po kayo magpatid ng anumang mga personal na katanungan, lalo na na may kinalaman sa inyong birth, marriage, death certificate at iba pang civil registration document. Sasagutin po yan ang ating mga resource persons sa ikalawang bahagda ng ating palatuntunan. Of course, makakasama natin ang PSA production staff sa pangunguna ni Ms. Monette Nesperos, Mr. Robin Litan, Maika Grabador, Nathaniel Gonzalez, K.M. Mangilog, at mula naman sa ating PSA Centrist Building, si Ms. Linda Mole. At sa ating home studio, nandiyan ang ating mga kaagapay, Kate De La Cruz Pelutin at Jam Season. At sa ating master control, ang ating mga technical engineers, Roger Cruz at Marvin Toledana. Kagyat, puntahan na natin ang ating PSA Centrist Building. Ms. Linda Mole, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Francis. Magandang hapon din sa lahat ng ating taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Aba, Linda, una sa lahat, bago tayo pumalaot sa ating talastasan, nais kong ibalita sa inyong lahat. Well, nakuha ko na ang aking Bills ID. Congrats, Sir Francis. Matapos ang paghihintay natin, narito na. Buok nga mag-anak kami. Sabay-sabay naming natanggap ang ating PSA Pilsis ID, National ID. At thank you very much sa ating mga courier at sa Philippine Postal Office na talaga namang abalang-abala sa distribution ng ating Pilsis ID. Okay,
At alam mo, masaya rin ako sa araw na ito sapagkat pinaunlakan ng ating walang matagal na abiso. Kagyat, matapos kong hilingin na kung maaari ay makasama natin ngayon sa ating episode ang ating Assistant National Statistician Engineer Marizza Grande ng Civil Registration Service ng Philippine Statistics Authority. Wow! Talagang marami tayong itatanong. Marami tayong itatanong sapagkat maraming nagpadhatid sa akin ng mga concerns. Alam kong ready dyan si ANS Mariz na tugunan ito para sa kaliwanagan ng ating mga concern clients. Okay, Linda? Opo, Sir Francis. Always ready po yan si Mamaris anytime. Maiimbita po natin. Sinasabi ko. At sino ma sa ating frontline naman ang nariyan para tugunan ang ating mga public service at frontline? Makakasama po ni Ma'am Marie, Sir Francis, ang dalawang Civil Registration Officer 3 ng CRS. Aha. Walang iba po kundi si Ma'am LUZVIMINDA CRUZ at si Miss Melody Medina. Magandang hapon po sa inyo. Okay. Magandang hapon po. Good afternoon. Good afternoon, Melody and Luz. At salamat. Magandang hapon po. Nariyan kayo para tugunan. Yes po. Oo, ang maraming katanungan na iniipon na ngayon ni Kate para sa ating frontline service. But anyway, meron ka pa bang nais na idagdag, Linda? Ay, punta na po tayo, Sir Francis, sa balita. Okay, tama. Oh, eto na ang ating PSA serbisyo balita, iatid ni Miss Kate de la Cruz Pelutin. Kate, magandang hapon. Magandang hapon, Tito Francis. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. In-extend ng Philippine Statistics Authority ang deadline para sa pagsusumite ng mga entry sa 11th National Statistics Month Media Awards. Maring isumite ang mga entry sa National Statistics Month Media Awards Secretariat hanggang August 30, 2022. Ang mga parangal sa nasabing kompetisyon ay binubuo ng mga sumusunod. Number 1, Best Statistics Reporting in Print Media, Best Statistics Reporting in Online Media, Best Statistics Reporting in TV Broadcast Media, Best Statistics Reporting in Radio Broadcast Media, at Best Media Advocate for Statistics. Ang mga pagsusumite ay maaaring gawin ng personal sa pamamagitan ng email o courier. Dapat isumite ng mga kandidato o partidong nominado ang mga kinakailangan na National Statistics Month Media Award Secretariat address kay Mr. Ferdinand Aquino ng Philippine Statistics Authority Ground Floor Surveyor Building. Diyan po yan sa PSA Complex sa Avenue de Liman, Quezon City. Maaari ninyong i-contact ang mga numerong 8462-6600 local 839 o mag-email sa address na nsmmediaawards@gmail.com at sa nationalstatmonth@gmail.com. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang National Statistics Month Media Award webpage sa psa.gov.ph/nsm/announcement/33rd. Inaanyayahan din ang PSA na i-like at ipadalangin yung mga komento o suwestyon sa kanilang Facebook page na www.facebook.com/nsmphilippines at twitter.com/nsmphilippines. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Information Technology and Dissemination Service and Standard Service ng Census and Technical Coordination Office. Muli ako po si Kate de la Cruz Pilipin para sa PSA Serbisyo sa Radyo. Kate, sino yung kasama mong announcer dyan? Ha? Malakas ang boses ng announcer mo dyan. Baka tinitiya ko, maliit pa yan, pero announcer na. Ha? Pagmamana na, Sir Francis. Siyempre walang pagmamanahan kundi si Kate. Pero mas, sa akin dito. Para mas malakas ang boses sa kanya. Okay.
Thank you very much, Kate. At babalikan ka namin para sa ating frontline. Mamaya-maya lamang. Okay, thank you very much. At Linda, meron ka bang shoutout bago natin puntahan si ANS Engineer Marizza Grande? Shoutout po sa lahat ng nakikinig at nakiki-live stream sa atin ngayon. Nandiyan po sila ni Lagadan, si Ed Grande, ang mister po ni Mama Riz, nandiyan po siya. Good si Attorney RD Sheila De Guzman ng PSA Region 1, si Ma'am Baby Mota at si Miss Elma Habonillo. Shoutout po sa inyo at maraming salamat. Okay. Thank you very much. At again, well, let's welcome ANS Engineer Marizza Grande ng ating civil registration para sa ating episode ngayon. Again, good afternoon, ANS Marizza. Good afternoon, Sir Francis and Linda, tsaka si Kit, ano, at sa lahat po ng sumusubaybay sa ating PSA Serbisyo sa radyo through sa weekly Facebook natin at sa Radyo Pilipinas. Alam mo, ANS Marizza, I am very, very thankful na sa madali ang imbitasyon, nagpaunla ka without any hesitation. Alam kong abala ka pero pinagbigyan mo ang ating paanyaya. Thank you very much, Engineer. Always a pleasure, Sir Francis. Okay. Now, una sa lahat siguro, Marizza, maikwento mo lang sa atin ang pagtanggap ng ating publiko sa pinakabagong serbisyo ng Civil Registration Service. At bago mo sagutin yan, ANS, pwede bang bigyan mo kami ng mga at ang ating mga taga-subaybay kung ano-ano ang mga ito? Okay. Sir Francis, no, meron po tayong mga new services yung sa ating Civil Registration Service. Meron tayong 8 na additional outlets na established na nationwide. Okay. Kasama po ito sa deliverables ng PPP project po natin. Uh-huh. And right now po, meron tayong 6 na pilot areas kung saan ay ginagamit na natin yung CRS-ITP2 new system. Uh-huh. At yung SECPA po nito nilalabas, ito yung may QR code, yung may authentication verification code. Uh-huh. Maari po nilang i-download yung QR code scan, PSA e-verification app sa aming PSA website at gamitin po ito sa pag-verifika doon sa mga na-issue na SECPA. Kung makita nila na may QR code doon sa ilalim po ng security paper, malalaman po nila po ito kung ito ay authentic o hindi po. Okay. Now, ANS Marizza, masasabi mo ba at this point in time na bagamat bago ito mga servisyong ito, talagang magiging mas mabilis ang responde natin sa mga clients natin ng CRS? Kagaya naman po ng dati, Sir Francis, yung objective po natin is makapag-deliver ng efficient and effective civil registration. Uh-huh. Mula sa commitment namin dati na 2 hours, uh-huh, patungo po tayo dun sa mas mabilis na proseso, which is 1 hour po yung target po natin. And yan po yung objective natin dun sa pilot natin ng CRS-ITP2 system natin, uh-huh, na mapabilis and at the same time, ma-expand din yung servisyo natin. So right now, meron na tayo mga digital copy through yung viewable online na maaari na pong mag-apply yung ating mga kliyente. Dito sa NCR, 2 po sa outlet ang pwede silang mag-avail sa Valenzuela City at saka ito pong ating central outlet sa East Avenue. Okay. Now, ANS Marizza, sinasabi mo na target natin na malesen ang oras, no? From 2 hours to 1 hour maybe or even earlier, provided na talagang kompleto naman ang mga requirements na kinakailangan, ang mga papeles na kinakailangan i-submit bago sa kanilang mga requests. Tama po, Sir Francis, no? Dapat walang mga kulang, walang mga impediments, ano, ANS. Tama po, Sir Francis. Kung ang nagre-request ng dokumento yung document owner mismo, uh-huh, no? Kailangan may dala siyang valid identification card. Mm-hmm. So kanina nakita ko meron na po kayong national ID, you know, Philippine national ID. Wala pong signature. Ito 'yon. Uh-oh. Meron na ba kayo? Meron na kayo? Meron na ako, Sir Francis. Oh, okay, very yan, good. Meron po tayong PhilSys verification app, right, na malalaman din po natin 'yan o sa atin kung
authentic po ba o hindi yung yung ID na po na yan. So sa ating mga outlet, meron na po tayo mga way para i-identify kung yung hawak niyo pong ID is really authentic. Aba, okay. Aba, Kate, meron na bang ID yan? Na meron na bang PSA ID yan? Bakit nararyan na nakaupo na yan dyan? Ha? Oh. So cute. Yeah. Okay. Now, Sir Francis, yes. May isa pa kaming maganda nito sa lahat po ng may PSA ID na po. Hindi na po kinakailangan ng appointment para pumunta sila sa mga outlet natin. Yun! So they have the privilege na mag-walk-in. Wow. Provided po na yung i-request po nila is yung dokumento po nila or yung immediate na family po nila. Wow. Hindi na sila dadaan sa mga online na appointment, ano? Pwede yes, na sila Francis. Mag-walk-in. Yes, Sir Francis. Basta na may national ID po sila na hawak. Ayun. Okay. Now, ito ang isang maraming pinadala sa aking mga katanungan. Sa ngayon, alam natin, ANS, Maris, na marami sa ating mga kababayan ang talagang nag-aasam o nagdarasal na makapagtrabaho sa ibang bansa. Ngayon, lalo na ito mga first-time job seekers natin. Siguro magandang mailarawan mong mabuti kung ano-ano ang mga nararapat na gawin at hilingin ng ating mga job seekers, lalo na yung napagtibay na Republic Act 11261 na nagtatakda ng maraming exemption. Could you kindly elaborate on this sa ANS Maris? Unmute, please. Sorry. So yung ating pong RA11261 ay isa pong pribilehyo para sa ating mga first-time job seekers. Uh-huh. So yung mga bagong graduate or maghahanap ng kanilang trabaho. And they can avail of free services sa ating pong mga outlets. Meron po tayo existing na 48 outlets nationwide. Uh-huh. Maaari silang mag-request ng kanilang birth or marriage certificate, and or yun, Sir Francis, ha? So pwedeng birth and marriage kung kasal na sila or birth lang kung single, uh-huh. Na free of charge. So ang requirement lang po dito, kailangan meron issued by the barangay na captain na certification na sila ay nagpapatunay na first time sila mag-apply ng trabaho and they can avail of these services once. So, minomonitor po natin po ito, no? Meron po kaming tracking system. Free of charge po ito, no? Ng ating serbisyo sa Civil Registration Service. Sa mga first time, ha? First time, take note. First time job seekers ito, ANS Maris, no? Tama kayo, Sir Francis. So, dalawa yung requirements. Pag pumunta sila sa outlet, ito yung barangay certification or clearance for employment. Kailangan issued talaga ito ng kanilang barangay kung saan sila residente, tama po. And then meron din pong oath of undertaking na kailangan i-submit po nila. Yun lang po ang kailangan i-submit sa outlet namin plus yung valid ID nila, and they will be given free copy issuance ng kanilang birth or and or marriage certificate. Okay. Pero ano yan, dadaan pa ba sa mga online appointment yan, ANS? I think pwede na natin po i-consider ito kasi ito yung although nagre-require kami mandatory ng appointment for those na mag-walk in, meron po tayong kino-consider na rush or na pwede naman nating i-accommodate, i-assess po yan ng ating mga outlet supervisors at care officers ng ating outlets, and syempre kung naghahanap ka ng trabaho, I'm sure rush na din yan, so we can consider na right sila. Okay, that will be open nationwide sa lahat ng outlet natin, Luzon, Visayas, and Mindanao, ANS. Tama kayo, Sir Francis. Actually, meron na po kaming memorandum, office memo na nilabas yung ating national statistician, si Dr. Dennis Mapa, noong April 5, 2021. But as early as 2019, nag-process na po kami ng request nung na-approve na po ito. Pero for standard implementation, gumawa nga po ng office memo yung ating NS para maging i-recognize sa lahat po ng outlet natin nationwide.
And as of 2019, nung kakaumpisa, almost 200 ang naka-abelito nationwide. Uh-huh. Nung 2020, nasa 307 yung based sa monitoring record namin. And then for 2021, 651. So I'm sure, Sir Francis, since mas malawak yung info dissemination natin, mas marami pa po ang makaka-avail na mga kababayan natin ng batas na ito. Okay. Nako, mga taga-subaybay natin nationwide, ano? Lalo na ito mga first-time job seekers. Aba, siguro magandang makipag-ugnayan kayo kung hindi nyo napanood itong ating episode. Makipag-ugnayan kayo ng direkta sa Civil Registration Service ng Philippine Statistics Authority at malalaman po ninyo ang iba pang detalye ng Republic Act 11261 para sa inyong benepisyo. ANS? Yes, Sir Francis. No, dalawang bagay lang po yan. Actually, kahit hindi na po sila tumawag sa amin, pumunta sila sa aming outlet. Dalhin lang po yung barangay certification and the oath of undertaking yung na sinasabi ko kanina. Yun lang po yung requirement plus yung valid ID po nung applicant. Okay. Hindi na kailangan dumaan sa online appointment. At direkta na kayo. Na po sa ating mga outlet supervisors po. Ayan. Thank you very much. Pero alam mo kumisan, alam mo naman ang mga kababayan natin, pwede bang madoble, matriple itong mga civil registration document na ito, lalo na kung medyo may malalakas sila sa barangay? Well, binanggit ko kanina, Sir Francis, meron tayo monitoring tracking system. Uh-huh. They can only avail of this once. So, ang suggestion ko po sa kanila, mag-sirok sila ng copy nila for their reference. Ano po. But then, of course, depende po yun sa ating mga end users. Kasi kung first time ka nag-apply no, sa isang agency, definitely baka mag-require sila ng original copy. Ano po. And then, then they can present na lang maybe the original kung willing naman po certified true copy yung ating mga other end users. Ayan. Okay. So, marami yung nagtatanong dahil para maiwasan na ito is nangyayari ito, ANS Maris, na kapag meron tayong mga bagyo, meron tayong mga anumang nararapat na magkaroon ng suspension o magpalabas ng suspension ang ating pamahalaan sa lahat ng mga paaralan, sa lahat ng mga government offices, alam ko na kasama rin ang PSA sa deklarasyon ng mga suspension of government offices. Ano po ang dapat gawin ng mga nakakuha na ng online appointment na natapat sa suspension? Tama, magpa-file po ba at kukuha ng mga dokumento? Yung last two days natin no na isama nga yung ating mga outlets yung mga apektadong outlets and then meron po kaming inilabas na social media cards namin na doon po sa mga nakakuha nung time na na-declare na wala pong pasok maaari po sila mag-walk in on the following business day, accommodate po yan ng ating outlet kung saan po sila nakakuha ng appointment. Very good. Klarong-klaro yan, ha. Hindi na pwede na sila mag-walk in direkta, no? Yes, dalhin lang po nila yung dati nilang appointment, sir. Ayan. Okay. Thank you very much. At bago kita pakawalan, ANS Maris, sasamantalain ko na itong pang-aabala sa iyong mahalagang oras. Meron ka pa bang nais na imensahe sa ating mga kababayan, no? Sa ating mga listeners, sa ating mga inquiries kaugnay ng ating frontline? Sige, thank you Sir Francis. No, gusto ko lang po i-announce na meron po kaming second national convention on civil registration and vital statistics itong October 6 to 7 ng 2022. Ang ating pong venue is sa Sopitel, Manila. So, yung mga civil registrars, yung ating mga stakeholders na pwede pong mag-attend, mag-browse lang po sila sa aming website para makapag-registration ahead.
And they can coordinate sa ating pong mga program committee for the further details or through sa mga regional and provincial offices po natin. Sir Francis, kasunod nito nung National Convention and Statistics natin, yung 3-day, 3-4-5. Okay. So sunod po sa amin, nasa Crown Plaza naman po yon. And then yung National Convention and CRBS, doon po tayo sa Sofitel. This coming October. Yes, sir. So ang target po natin dito is 1,000. So it's a first come, first serve basis ng reservation. Mag-coordinate muna sila sa ating mga provincial statistical offices para po sa reservation ng kanilang face-to-face na participation. At may bayad po ito, Sir Francis. Ano? So 2 days po ito. For 2 days, 6,000 po yung registration fee. Okay. Thank you. Thank you very much, ANS Marizza Grande. Ng ating Civil Registration Service for your time. At alam ko na loves na loves mo naman ang programang ito, no? Yes, alam Sir ko, Francis. Always there, always first ka lang. Thank you, thank you. More power welcome to you. Thank you, God Sir bless. Francis. Bye-bye. Okay. Okay, Linda. Aba. Maraming salamat po, Mama Riz. Ang dami okay nating natutunan kay Mama Riz sa araw na to. So, Linda, ready na ba? Sina Melody Medina at Luz Cruz para sa ating frontline service. Ready na po sila, sir. Pwede na po silang... Andyan, asa na si Miss Kit? Siya na ang bahala. Si Ma'am okay. Kit. May shout-out ka, Linda? Shout-out kay Ma'am Helen Adulacion at sa lahat ng mga kasama natin dito sa PSA. Maraming salamat po sa inyo. Shout-out po. Okay, thank you. At samantala, bago natin puntahan ang ating home studio, bigyan daan natin ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Thank you. Thank you very much, Roger at Marvin sa ating technical side. So, pupunta na tayo sa ating home studio. Miss Kate De La Cruz Pilutin. Again, magandang hapon. Magandang hapon, Tito Francis. Magandang hapon, Miss Melody, Miss Marizza, at sa ating pang mga kasama dyan na magiging resource. Eh, kay Ma'am Luz, yan, maraming like. Magandang hapon po. So, umpisa na po natin. Ang first question ay galing po kay Hernandez. Good afternoon, PSA. Just want to ask lang po, as to what's the proper way for late registration. Is it legal po ba for someone to change their place of birth during late registration, like from Mexico or Mexico, like abroad to Lanao? Yes po, magandang hapon. Doon po sa nagtatanong na yan, kung legit ba na magpalit ng, ano, ng place of birth niya, hindi po yun po pwede. Dapat po meron po tayong procedure niya na yung the place of occurrence of vital event is the place of registration. So kung saan po siya pinanganak, dapat doon po siya magpapa-registered ng kanyang birth certificate. Ngayon po kung hindi siya makakauwi doon sa place ng kanyang kapanganakan, kung saan po siya ngayon nakatira na may LCRO, doon po siya pupunta at doon po siya makikipag usap doon sa ating local civil registrar para po makater yung kanyang late registration ng kanyang document. Basta po provided na i-comply niya lahat ng mga requirements doon. Okay, thank you, Ma'am Luz. Next question po ay galing kay Marie Substare Zapanta. Paano po kung walang record? Ano po ang gagawin? Ma'am Melody?
Okay, Ma'am Sapanta po, kung wala po kayong record, paano po nyo kaya na determine na wala kayong record? So, para po mapatunayan na wala kayong record, kailangan nyo po munang kumuha sa PSA. Kapag po nag-negative po, nakakuha kayo ng negative result dito po sa aming opisina o kaya saan man pong PSA CRS outlet, yun po ang inyong isusumite para po makapag-file po kayo ng late registration sa LCRO kung saan po kayo pinanganak. Yun po kasi ang isang requirement para po makapag-file tayo ng late registration ng ating facts of birth. Negative result from our office po. Okay, next question po mula kay Janina Coriaab. Hello, tanong ko lang po, hindi na po ba talaga ina-approve ang pagpapakorek ng apelido? Yun kasi ang sabi sa akin dito sa local na hindi na sila nag-a-approve, Ma'am Luz. Ano po ba yung pag-a-approve ng apelyido? Kasi meron, kapag po yung papalitan yung kanyang apelyido, ay talagang hindi po pwede po. Pero kung halimbawa po magpapachange siya ng apelyido, depende po kasi dyan. Meron po tayong tinatawag na doon sa halimbawa kung under the surname of the mother siya, tapos pinanganak siya ng March 19, 2004 onwards, pwede po siyang mag-file ng RA9255 provided po na in-acknowledge siya at saka magpa-file siya ng AUSF, yung affidavit to use the surname of the father. Ngayon po, kapag naman po siya ay pinanganak March 18 pababa hanggang August 3, 1988 doon sa ating family code, hindi po niya po pwedeng palitan yung kanyang apelyido at para sa apelyido ng tatay niya. Pwede lang po siyang i-acknowledge. Yun po ang rule natin doon. So, kung halimbawa kung merong papalitan na gusto niyang sa apelyido ng tatay niya, eh hindi naman po pwede, court na po yun. Yun po. Okay, next question po mula kay Zenaima Mamaluba Badal. Good afternoon po, PSA. Ask ko lang po, ma'am sir, kung paano po mag-appoint or magpa-appointment online ng 5 or more. Kasi leader po ng 4-piece ang tatay ko, tapos yung mga member po niya need po ipa-PSA ang mga birth ng anak nila. Ma'am Melody? Okay po, bali kung gusto po nila magpa-appointment, kailangan po nilang pumunta sa ating online link. Ito po yung appointment@psa.gov.ph. Ngunit po doon, kailangan po i-request kung magkakaiba po silang tao, isa lang po per transaction po natin for appointment. So, pwede po nilang i-assist yung tao kung hindi po ito equipped na mag-file online ng kanilang appointment. But per appointment po, dapat po isang tao lang po yun. So, kung 5 po sila, may kanya-kanya po dapat silang appointment slip. Opo, kasi ito yung follow-up po niya, no? Nag-appoint po kasi ako online registration, 2 lang ang pwede i-appoint ko sa isang araw po. Ask ko po kung paano po magpa-appoint ng higit 10 ang i-appoint ko isang araw po para po di masayang ang pamasahe ko po. Pwede po ba yun, ma'am, Melody? Tama po kayo, ma'am. Ang higit po ay minimum of 1 and maximum of 2. Bakit po may ganun tayong rule? Para rin po ito maproteksyonan ang ating ahensya dahil alam naman po natin na marami po mga fixers. So para po hindi ma-violate o magbigyan ng iba pang option ang ating ibang magre-request na kababayan, nilimit po natin sa 2 lamang. So ngayon po, yung the rest, kung 5 po yun, yung 3, kailangan po magkaroon sila ng mag-appointment po sila on their own. Kasi kung kunyari ako, mag-appointment po ng 2, hanggang doon lang po ako on the same day. So kung yung 3 pa po ay gusto rin ng same slot, kailangan po sila naman po mismo ang magpa-appointment. Kung gusto po nilang sa same day po sila, possible naman po yun. Pero magkakahiwalay po yung 3 kasi 2 per appointment lang po. Okay, good afternoon po, ma'am. Mula po ito kay Hernandez.
Gusto ko lang po sana magtanong kung saan po pwede ilapit yung tatay po ng anak ko ay gumamit ng peke na birth certificate para maiapilido sa kanya ang anak ko. Like pinanganak po siya sa Mexico, sa ibang bansa, pero nilakad po niya para maiisuhan siya ng certificate of live birth ng midwife sa Lanao. So, Ma'am Luz? Yes po, yan po ay maraming ganyan po kaming nare-receive, lalo na po sa Lanao. Marami pong problema dyan. So, dapat po sa legit lang kayo po pwedeng lumapit, hindi po kung saan-saan. So, dapat kung saan kayo talaga ipinanganak, doon lang kayo lalapit. Dapat doon sa local civil registry office. Kung siya ay nasa Mexico, Mexico ba siya pinanganak? Dapat doon po sa Philippine Foreign Service po siya pupunta para doon po niya i-report yung report of birth ng anak niya. Yun po. Okay, next question mula kay Bernie Untalan Garcia. Good day po, ma'am, sir. Bali yung anak ko po, papalitan ng apelido. Born abroad po siya. Kumuha po ako ng affidavit sa embassy. Tapos, pinadala ko sa asawa ko para ipasa sa PSA. Ang sabi ng PSA, sa DFA daw po ipapasa. Tapos sabi ng DFA, sa PSA daw po yun ipapasa. Saan po ba dapat ipasa? Nagtuturoan daw po sila. Sige, Ma'am Melody. Ilinawin ko lang po, Ma'am Kit, no? So, yung tatay sa ibang bansa po nag-execute ng kanyang, ano po ito, legitimation po ba? Kung ipapapilido po ba sa kanya or AUSF? So, kung kunyari po legitimation, kunyari pinanganak ang kanyang anak and then subsequently nagpakasal po sila, nag-execute po siya ng legitimation sa abroad, kailangan pong iparehistro yon dito po sa Manila. Manila City Hall. Yun po ang proseso noon, ma'am. Ngayon po kapag AUSF naman at doon po niya in-execute sa ibang bansa, pero ang case po niya ay pasok na doon sa ating revised implementing rules and regulations ng ating 955, kung saan po siya in-execute, doon din po ito i-register. So, pag pinasa po niya dito sa amin, pwede na po niyang bitbitin dito sa PSA ng kanya pong asawa kung mag-file po sila ng annotation under RA 9255. Okay. Thank you, Ma'am Melody. Ito pong question mula kay Kamay Maricar. Paano daw po ang registration? Wala na po akong mama at papa. 31 years old na po ako. Okay, nasa tamang edad naman po siya. Kung ano sabi niya po niya, magpapalate siya? Late registration. Oo. Wala na raw siyang mama at papa. Yes, pwede na po siya mismo ang pupunta doon sa local civil registry office kung saan siya pinanganak kasi nasa tamang edad naman po siya. Siya na po yung magpa-file noon. Tapos kailangan po kung magpapalate siya, yun po yung number one requirement diyan, yung negative na makukuha niya sa PSA at saka yung mga requirements na kailangan niyang i-comply doon sa local civil registry office kung saan siya ipinanganak. Pwede na po siya yung mag-file. Okay, thank you, Ma'am Luz. Next question po mula kay Daniel RRF. Good day. Tanong ko lang po, pwede po bang magpa-manual authenticate ng birth certificate ng taong namatay na, Ma'am Merdy? Okay po, Sir Daniel, gusto ko lang po ipabatid po sa mga listeners natin na yung authentication po ay pinaprocess lang po natin sa kadahilan ng newly registered pa lang po ang isang civil registry document kung kaya hindi pa po ito available sa CRS database. So kapag sinabi po nating authentication, bale yung kunyari po dyan, certificate of live birth, na galing po sa local civil registry office, bit-bit po yun ng authorized person, ipofile po niya for authentication sa ating CRS outlet. Now, ang ating pong specimen signature verifier, iti-check lang po niya kung yung pirma o lagda ng LCR doon po sa iprinisinta po niyang certificate of live birth is the same po or consistent base po doon sa specimen signature na pinasa po niya at available sa CRS database. Now, kung magtugma po ang nasabing pirma, tatatakan po yun sa likod na authenticated po ito at yung date kung
kailan na-authenticate at kung sino po yung nag-authenticate. Yan po ang proseso ng ating authentication. So kung yung tanong po niya, pasok po doon sa akin process na sinabi at authorized din po siya para mag-request ng authentication, then he may do so po. Okay, thank you po, Ma'am Melody. Next question po, wala kay Princess Lemon. Tanong ko lang po, kapag kumuha ba ako ng endorsement sa civil registrar, may bayad po ba yun? Ano pong kailangan kong gawin kung ang birth certificate ng mga anak ko ay hindi na i-forward sa civil registrar? Ang tagal ko kumuha ng birth, tapos nung kukunin ko na sa PSA, wala ko palang record. Gumastos ako para kunin sa PSA, tapos wala rin pala. Kailangan ko daw magbayad ulit, kaso wala akong pambayad ulit. Sana masagot mo yung tanong ko. Salamat po. Yes po, Miss Princess. Yung pagpupunta ka po doon sa local civil registry office, magre-request ka ng endorsement para sa PSA, may bayad po yun. So ang local civil registrar naman po, ang gagawin niya, kung may copy po yung may-ari ng document, ipa-forward yan sa PSA. Ngayon po, ang tinatanong niya kung na-forward na ba dito sa PSA. So ang gagawin niya, pwede siyang mag-request sa PSA, itry niya kung na-receive na namin o na-process na yung in-endorse nung LCR. Yun po. Tapos kung halimbawa po hawak niya yung negative na nakuha niya, pwede niya po yun i-present dito sa amin, sa PSA, dito sa central office o kaya kung saan mang outlet, para po hindi na siya magbayad. Yun po. Okay. Thank you, Ma'am Luz. Next question po muna kay Jennifer Basilan. I have question regarding po sa birth certificate. Already registered and the child is under the surname of the mother and the father executed an affidavit of acknowledgement. Siguro parang papapalitan po sa apelido ng tatay. Miss Melody, ano po sa tingin ninyo? Yes, Ma'am Kit, tama po kayo. Malamang po ang tanong niya, magagamit po ba nung bata yung apelido ng kanyang ama? So, una pong kailangan nating isipin, ang bata po ba ay pinanganak ng civil code? Ibig mo sabihin, pinanganak ng August 2, 1988, and pabalik po in previous years. Kung opo, pinanganak siya ng civil code, then pwede po niyang iparehistro yung na-execute na affidavit of acknowledgement para po ma-file nila for annotation at magamit ng kanyang anak ang apelyido ng kanyang ama. Ngunit naman po kung ang bata ay pinanganak ng family code, ito po yung August 3, 1988 onwards, kahit po naka-acknowledge po si tatay, kung wala po silang na-file na affidavit to use the surname of the father, mananatili po itong sa apelyido ng nanay. So, kapag po ang bata ay pinanganak ng March 19, 2004, based po doon sa revised implementation rules and regulations ng ating RA 9255, saka pa lamang po mag-e-execute si tatay ng AUSF para tuluyan na po na from the acknowledgement, AUSF, ma-apelyido na po ang bata sa kanya. Okay, thank you, Ms. Melody. Next question mula po kay Winnie Tumbaga. May I know po, what is specific school records that I need as requirement for late registration? Ma'am Luz, meron po bang school record ang need for late registration? Alam ko po dyan, pag school records, ang ipinipresent po yung Form 137 kasi po doon nakalagay yung pangalan, yung date of birth. Kasi yun po yung pagkakilanlan. Doon natin makikita yung basis kung talagang kailan siya pinanganak at saka yung pangalan. Hindi naman po lang school records ang hinihingi ng sa late registration. Pwede rin pong ibang documents. Say for example, kung meron siyang baptismal. Basta kung meron siyang documents na nandun yung facts of birth niya, pwede po niyang i-present yun sa pag-required nung sa late registration. Yun po. Okay, next question po mula kay Aldrin Berbano Jose. Inquire nga po ako kung ano po dapat gawin. Ang kapatid ko po ay late registered at nagkamali po ang parents ko ng birth year kung saan ang pumasok po sa record niya ay kapareho po ng birth year ko. Miss Melody? Okay po. Para po kay Sir Aldrin,
Kapag mali po kasi ang ating year of birth, ang tanging solusyon lang po doon ay may mag-file ng correction po for the year of birth at the proper court po kasi. Wala po kasi tayong, hindi po kasi saklaw ng ating administrative corrections under RA 10172 ang year or taon ng kapanganakan. So yun po, kailangan po niyang kumuha ng abogado para po maayos po ang year of birth ng kanyang kapatid. Okay, next question mula po kay Sarah Jane Huang. Tanong lang po, paano po ang proseso ng correction of name ng marriage contract sa parents ko po, Ma'am Luz? Yes po. Kung may mali po doon sa name ng parents niya doon sa marriage contract, pwede po niyang i-file yun through RA 9048. Yun po. Pero kailangan mag-provide siya ng proof. Say for example, yung birth certificate ng mother niya or yung mother niya para po makita talaga yung kung ano yung tama na parents name niya. Pwede po. Tsaka kailangan po kung saan siya mag-file nung petition doon po sa local civil registry office kung saan nakarehistro. Ngayon naman po, kung hindi na siya po pwede siyang makauwi doon sa lugar ng kanilang kasal, saan naganap yung kasal, pwede naman po yung migrant petition kung saan na sila naninirahan. Doon po sila po pwede rin mag-file ng petition, ng correction ng pangalan ng nanay niya or tatay niya doon sa marriage certificate. Yun po. Okay, next question po mula kay Lou Badillo Perosilio. Ask ko lang po about sa birth certificate ko kasi before sa NSO, nakakuha ko ng original copy ng birth certificate without any problem. This time po, nagkaroon ng problema kasi po na-lock na file na birth certificate ko po ay yung dati ko na pong ginagamit na issued in Masbate. Can I ask in your good office kung paano po pwede gumagawin na maa-unlock ang record ko sa Masbate City imbes na ilock ang Batuan Masbate? Miss Melody? Apo. So, Miss Lou, meron po kasi tayong civil registration procedure na sinusunod kung saan sa case po ng multiple registration, kagaya po ng sa inyo, dalawa, isa po sa Masbate City at isa po sa Batuan Masbate. So, in case of multiple registration, ang sinusunod po natin is the first registered record shall prevail. So, malamang po sa case ninyo, ang inyo pong first registered record ay yung sa Batuan po. Kaya po yun yung inisyo sa inyo. Ngayon po, kung ang gusto nyong makuha ay yung subsequent registered certificate of live birth ninyo na registered sa Masbate City, sa kasamaang palad po, kailangan po ninyo mag-seek ng tulong galing po sa isang lawyer kasi ang paglalock po or ang pag-activate or deactivate ng isa pong record ay hindi po basta-basta. So yun po, kung ang inyong gustong makuha ay inyong subsequent certificate of live birth, kailangan po kayo mag-file a case through court kung papayagan po kayo na ang inyong maging active record ay ang inyong subsequent certificate of live birth. Okay, last question po mula kay Anjo Guerrero. Ano po ang mga need ipasa na requirement para sa pag-change ng gender dahil mali po yung gender sa birth certificate ko? Salamat po. Yes po. Kung magpa-file po kayo ng change ng gender o kaya po may mali doon instead of male naging female, yan po ay pwedeng correct through RA 10172. So ang mga requirements po dyan, kailangan mag-file ay mag-produce siya ng medical certificate na galing sa government hospital na hindi siya nag-undergo ng sex change or sex transplant. Yun po. At saka document na nagpapakita na yung totoo niyang kasarian. Yun po. NBI or other supporting documents po na kailangan niyang i-present doon sa local civil registry office kung saan siya ipinanganak. Yun po. Okay, thank you po Ms. Melody and Ma'am Luz. Back to you, Tito Francis. Okay, thank you very much, Kate. At maraming salamat sa ating mga registration officer, Melody Medina at Luz Viminda Cruz ng ating Civil Registration Service. At syempre pa mga kaibigan,
Sa ngalan po ng ating nakaagapay sa unang bahagda ng ating episode, maraming salamat kay A&S Engineer Marizza Grande ng Civil Registration Service sa kanyang panahon at oras na ipinagkaloob sa atin. At siyempre pa, para din po sa ating mga late tuners, pwede nyo pong balikan sa Meta Facebook page ng Philippine Statistics Authority ang ating episode na ito. At baka may mga kalintulad mo kayong katanungan na nasagot na. Okay, at before totally winding, puntahan natin si Linda Mole sa Centris Building. Linda! Maraming salamat po, Ma'am Luz at Ma'am Melody. Shout out po kay Miss Mary Paz Mangilog, kay Miss Lori Tanciano, kay Marie Villanera at kay Ryan Pacanya. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa atin sa araw na to. Okay. At sa ngalan po ni na Kate De La Cruz Pilutin. Kate, meron ka ng ID? Hinihintay ko pa rin po, Tito Francis, na dumating na. Baka mauna pa si baby announcer, ha? Okay, at sa ngalan ni Kate and the jam season at sa ngalan ng ating mga technical engineers, Roger Cruz, Marvin Toledana, at siyempre pa sa ngalan ng PSA production staff, sa pangungunan ni na Miss Monette Nesperos, Mr. Robin Litan, Micah Grabador, Nathaniel Gonzalez, K.M. Mangilog, at mula sa Centris Building, Miss Linda Mole, ang inyo pong kagapay sa palatuntunan, Francis Cansino, nag-iwan ng isang mapayapa, masagana at magandang hapon. Have a blessed weekend ahead of us. Until next Saturday, kita-kita po tayo, 3 o'clock in the afternoon down to 4 sa ating PSA Serbisyo sa Radyo, dito pa rin sa inyong pinakakatiwalang himpilan, Radyo Pilipinas 1738 sa inyong talapihitan. Maraming salamat po. God bless.